isa ang Pilipinas sa mga bansang may pinakamaraming major world boxing champions sa kasaysayan. Sa kasalukuyan, ay nakapag-produce na ang ating bansa ng mahigit 40 world champion sa larangan ng boxing. Mga kampyong buong pusong lumaban upang makapagbigay ng karangalan para sa ating bansa. Maraming alamat na ang nabuo. Mga kwento ng tagumpay na nakapagbigay ng inspirasyon. Mga pangalang tumatak na sa kasaysayan. Idagdag na natin sa listahan ang pangalan ni Mark Magnifico Magsayo, ang bagong kampyong Pinoy na ngayon nagdadala ng excitement sa Philippine boxing at pati na rin sa buong mundo. Walang dudang isa ngayon si Magsayo sa mga youngest stars ng boxing dahil sa kanyang exciting na boxing style, nakakamanghang boxing skills, at explosiveness sa itaas ng ring. Subalit sa likod ng bawat tagumpay, nandyan ang mga pagsubok na hinarap ni Magsayo upang makamit ang minimithing pangarap. Halika't ating balikan ang mga naging hamon sa boxing career ni Magsayo at kung papaano niya napagtagumpayan ang mga ito upang maging isang ganap na kampyon sa mundo ng boxing. Ipinanganak noong June 22, 1995 at lumaki sa Tagbilaran City, Bohol si Giselle Mark Magsayo. Katulad ng iba nating mga world champions, laki rin sa hirap si Magsayo. Ang kanyang mga magulang ay nagtitinda ng pandesal habang si Mark naman ay tumutulong noon sa pagbebenta ng sorbetes. Taong 2003, nang mapanood ni Mark sa TV ang laban ni Manny Pacquiao kontra kay Mexican legend Marco Antonio Barrera. Simula noon ay na-inspire at nagka-interest si Mark sa pagbaboxing. Sa edad na 8 ay nagsimula siyang mag-training. Nakapagtala siya ng humigit kumulang 200 amateur bouts kung saan 2 beses siyang tinanghal na best boxer at kampiyon ng 4 beses sa Amateur Boxing Association of the Philippines. Pagkatapos ng kanyang impresibong amateur career, sumabak sa professional boxing ang 17 anyos na si Magsayo bilang isang featherweight. Una niyang nakalaban si Pinoy boxer Melton Sandal. Kahit ito ang unang professional fight ni Magsayo, bakas naman agad ang kanyang potensyal bilang isang boksingero. Makailang beses niyang pinabagsak ang katunggali. Una ay sa pamamagitan ng isang mabilis na left hook. Ikalawa naman ay sa pamamagitan ng isang uppercut na sinunda ng isang malakas na kanan. Isang impresibong first round knockout win ang pinamalas ni Magsayo sa kanyang professional debut. Sa kanyang ikalawang professional bout ay nakaharap naman niya ang Pinoy boxer na si Jam Jam Ungon. Isang napakagandang body shot ang nagpatiklop sa kanyang katunggali at dito'y nagtapos ang laban sa loob lang ng isang round. Nanalo naman ng unanimous decision si Magsayo kontra kay John Ray Meligen. Nagpatuloy ang pananalanta ni Mark Magsayo sa itaas ng ring. 2 magkasunod na knockout wins na naman ang kanyang naitala. Una ay kontra kay Hagibis Quinones kung saan mabilis niyang tinapos ang laban. Sunod ay ang laban kontra kay Roy Sumugat. Kahit bagito ay kitang-kita na ang magandang fundamentals ni Magsayo sa boxing. Maganda ang variety ng mga suntok na kanyang binibitawan. Idagdag pa ang pinagsamang speed at power na nakakamangharing panoorin. Agad na naging prospect si Magsayo sa Philippine boxing. Matapos maipanalo ang kanyang unang 5 laban kontra sa mga Pinoy boxers, tinalo naman ni Magsayo ang Korean boxer na si Hyuk Takju sa pamamagitan ng 4-round unanimous decision. Tila nga hindi mapigilan si Magsayo at 3 sunod-sunod na TKO wins pa ang naitala nito kontra kina Ernesto Fontanilla, Jesse Tuyor at Moon Sun-jung ng Korea. February 2015, nang dumating ang masasabi nating first big test sa karir ni Magsayo, hinarap niya ang Thai boxer na si Sukhprasad Ponpitak na may record noon na 13 panalo at 3 talo. Matibay ang Thai boxer na ito at sa katunayan ay lumaban na ito sa lightweight division na mayroong limit na 135 pounds. Kaya naman may experience ito sa paglaban sa mas mabibigat na boksingero. Magaganda ang pinapakawalang suntok ng Thai boxer. Gumaganti naman si Magsayo ng magagandang uppercuts. Pero na-warningan ng Thai boxer matapos ang isang body slam na nagpatalsik kay Magnifico. Kapansin-pansin ang wild na estilo ng kalaban, ngunit na natiling kalmado si Magsayo. Round number 2 pa lang ay halatang nasaktan na ang Thai boxer, subalit matibay rin ito at nanatiling nakatayo. Sa mga sumunod na rounds ay nagpatuloy ang magagandang patama ni Magnifico.
Sa labang ito ay pinakita ni Magsayo ang iba't ibang dimensyon ng kanyang pakikipaglaban. Iba't ibang uri ng suntok ang kanyang pinapakawalan. Gaya ng magagandang jabs, left hooks, uppercuts, malalakas na straight rights, body shots, counter punches at mabibilis na kombinasyon. Sa ikalimang round, isang malupit na kombinasyon ang nagpabagsak sa Thai boxer. Nakabango ng Thai, ngunit dito'y nagpaulan si Magsayo ng sunod-sunod na suntok sa katawan at mukha ng kalaban. Isang malakas na overhand right ang tuluyang tumapos sa Thai boxer. Nalampasan nga ni Mark Magsayo ang first big test ng kanyang karir at umusad siya sa record na 10 panalo, walang talo. At 8 sa mga panalong ito ay sa pamamagitan ng knockout. July 11, 2015, nang makasagupa ni Mark Magsayo si Rafael Reyes ng Mexico. Ito ang unang beses na lalaban si Magsayo sa isang Mexican na alam naman natin kilala sa kanilang pagiging matibay at matapang sa itaas ng ring. Ang labang ito ay para sa bakanting IBF Youth Featherweight title. Naging ma-action agad ang mga unang rounds at parehong kumukonekta ang dalawang boksingero. Mas lalong uminit ang palitan ng suntok sa mga sumunod na rounds. Nagpakawala ng sunod-sunod na left hook si Magsayo na nagpa-excite sa mga manonood. Agresibo naman ang Mexicano at nagbitaw ng mga body punches at overhand rights. Bagsak ang Mexicano sa round number 3 dahil sa mga malulutong na body punches ni Magsayo. Umangal naman ito at sinabing mababa daw ang suntok ni Magsayo pero binilangan pa rin siya ng referee. Mas uminit pa ang bakbakan at nagpaulan ng mga suntok ang dalawang boksingero. Nagpakawala ng malulupit na kombinasyon si Magsayo, subalit matapang at matibay pa rin ang kalaban at nagpapakawala rin ng kaliwat kanang mga suntok. Sa round number 5, nagbitaw ng mabibilis at malalakas na suntok si Magsayo na sinundan pa ng isang malakidlat na uppercut na tuluyang tumibag sa Mexicano. Dito'y hininto na ng referee ang laban. Nagpatuloy ang winning streak ng boksingerong binansagang Magnifico, ang nickname na binigay kay Magsayo dahil sa kanyang mga magnificent performances sa itaas ng ring. Tinanghal na IBF Youth Featherweight Champion si Magsayo. October 2015 ang unang sumabak sa Amerika si Magsayo laban sa Mexicanong si Yardley Suarez na may impresibong record na 13 wins at 0 losses. Umpisa pa lang ay nagpakawala na agad si Mark ng malalakas na straight rights at body shots na halatang ininda ng mas matangkad na Mexicano. Nagpakawala ng malulutong na suntok si Magsayo kay Suarez habang nakasandal ito sa lubid. Hindi kinaya ng Mexicano ang barrage of punches mula kay Magsayo. Bumagsak ito, ngunit nakatayo pa rin. Nakaramdam na ang Pinoy na hindi na magtatagal ang laban. Ilan pang kombinasyon ang tinanggap ni Suarez at hindi na nga nito kinaya ang mga hagupit ng suntok ni Magnifico. Isang nakakamanghang panalo ang ipinakita ni Magsayo sa kanyang unang laban sa Amerika. February 2016, pinaglabanan naman ni Mark Magsayo at Eduardo Montoya ang bakanteng WBO Youth Featherweight title. Naging taktikal ang laban sa mga unang rounds. Maganda ang depensa ng Mexicano, kaya't hindi naging madali para kay Magsayo na pasukin ito. Subalit hindi naman tumigil ang Pinoy sa pagiging agresibo at nagpatuloy sa consistent na opensa. Nagpaulan si Magnifico ng sunod-sunod na body shot sa round number 7 na nagpabagsak sa Mexicano. Sinubukang tapusin ni Magsayo ang laban, ngunit iba rin talaga ang determinasyon ni Montoya at nanatili itong nakatayo. Nakaabot hanggang 10th and final round ang matapang na Mexicano, subalit malinaw na panalo si Magsayo at kanyang nasungkit ang WBO Youth Featherweight title sa isang solidong unanimous decision victory. Sunod na hinarap ni Magnifico ay ang mapanganib na si Chris The Hitman Avalos na ginanap sa Cebu City noong April 23, 2016. Isang heavy-handed at agresibong boxer si Hitman na nooy may record na 26 na panalo, 4 na talo at 19 sa 26 niyang panalo ay nagtapos sa knockout. Ayon kay Avalos, si Magsayo ang magiging pang-apat niyang Pinoy victim sa itaas ng ring. Di naman nagpasindak si Magnifico at pinahiwatig na dito na magtatapos ang pamamayagpag ni Avalos kontra sa mga Pinoy. Umpisa pa lang ng laban ay nag-apply na ng matinding pressure ang kalaban.
Nagpalitan ng matitinding suntok ang dalawa sa gitna ng ring. Isang looping right hand ang pinakawala ni Magsayo na yumanig kay Avalos. Nag-init ang mga kamao ni Magsayo sa round number 2 at nagpaulan ng mga suntok. Halatang nahilo ang kalaban. Sinubukang tapusin ni Magsayo si Avalos, subalit matibay ito at hindi bumagsak. Sa mga sumunod na rounds ay tila nakarecover ang kalaban. Sa kalagitnaan ng round number 3, isang mabigat na left hook ang binitawan ni Avalos na nagpabagsak kay Magsayo. Nakabangon si Magnifico, subalit dito'y sinamantala na ng kalaban ang sitwasyon at nagpatuloy sa pag-atake. Nanatiling nakatayo si Mark at sumasagot din ng mga suntok, pero tila nga nagbago na ang timpla ng laban. Ngunit sa ganitong sitwasyon natin nakikita ang tunay na karakter ng isang boksingero. Sa bingit ng pagkatalo ay tunay na nasusukat ang puso ng isang boxer. Ang determinasyong manalo sa harap ng matinding pagsubok. Nagbitaw ng isang thunderous left hook si Magnifico na dumapo sa panga ni Avalos. Sumuray-suray na parang lasing ang kalaban. Dito'y muling nag-alab ang apoy sa mga kamao ni Magsayo. Nagbato siya ng mga suntok na ang intensyon ay patulugin na ang kalaban. Handa nang tapusin ng Leon ang naghihingalong kalaban. Ngunit biglang tumunog ang bell at dito'y nasagip si Avalos. Sa ika-anim na round, isa na namang left hook ang yumanig kay Avalos, na agad sinundan ni Magsayo ng mababangis na kombinasyon. Sunod-sunod na kumonekta ang mga suntok sa mukha ni Avalos at dito'y napilitan ng ihinto ng referee ang laban. Naipanalo ni Magsayo ang nooy pinakamahirap niyang laban. Tinanghal na panalo si Magnifico sa isang makapigil hiningang laban at kanyang nasungkit ang WBO International Featherweight title. Isang masterful performance naman ang ipinamalas ni Magnifico laban kay Ramiro Robles ng Mexico matapos niya itong pabagsakin ng makailang beses. Pambihirang display nga ng boxing abilities ang pinakita ni Magsayo upang manalo ng 12-round unanimous decision sa 15th laban ng kanyang boxing career. Sunod na kinalaban ni Magsayo ang Tanzanian slugger na si Isa Pecheboy ng Pepeche. Agad pinatikim ni Magsayo ng matutulis na left hook si Pecheboy na nagpabagsak dito ng 2 beses sa round number 1. Agad na hininto ng referee ang one-sided na laban. Pagkatapos ng laban kay Pecheboy, dinepensahan naman ni Magsayo ang kanyang WBO International Featherweight title laban kay Daniel El General Diaz ng Nicaragua. No match din ang kalaban sa bangis ni Magnifico at kitang-kita agad na magkaiba ang level ng 2 boksingero. 3 beses bumagsak si El General at matagumpay na nadepensahan ni Magsayo ang kanyang titulo via technical knockout sa unang round. November 25, 2017, nang makasagupan ni Magsayo ang former Japanese featherweight champion na si Shota Hayashi. Ayon sa veteranong boksingero, ang experience niya ang mananaig kontra sa mas batang Pinoy. Wala ngang sinayang na sandali ang 2 boksingero at nagpalitan agad ng mga suntok. Naging matindi ang back and forth action sa pagitan ng dalawa. Determinadong manalo ang Hapon, ngunit hindi naman nagpatalo ang Pinoy. Umaatikabong bakbakan mula una hanggang huling round ang naganap, kung saan pinakita ng 2 boksingero ang kanilang tibay at puso. Sa huli ay nanaig pa rin ang husay ng Pinoy at nalalo sa pamamagitan ng unanimous decision. Sa Singapore naman ginanap ang sumunod na laban ni Magsayo kontra sa Indonesian boxer na si Eri Subiasno na kilala din sa pangalan na Eric Destroyer. One-sided beatdown ang pinalasap ni Magsayo kay Destroyer na nagiba sa loob lang ng 4 rounds. Sa kanyang 20th professional fight ay kinalaban ni Magsayo ang veteran Thai boxer na si Panya Utok. Hindi na iba kay Utok ang pakikipaglaban sa mga Pinoy dahil 20 Filipino boxers na ang tinalo nito sa kanyang karir. Subalit hindi umubra ang flat-footed at agresibong estilo ng Thai boxer dahil in-outbox siya ni Magsayo at pinakain ang sandamakmak na suntok sa loob ng 12 rounds. Nasungkit ni Magsayo ang WBC-ABC featherweight title at umusad sa record na walang talo, 20 panalo at 14 dito ay sa pamamagitan ng knockout. October 2020, nang muling lumaban sa Amerika si Magsayo kontra kay Rigoberto Hermosillo.
Pansin sa corner ni Magsayo ang isang pamilyar na mukha. Walang iba kundi si Coach Freddy Roach na tumulong kay Manny Pacquiao upang mas mahasa ang kanyang mga boxing skills. Ngayon nga ilayunin din ng batikang coach na mas ma-improve pa ang mga skills ni Magnifico. Naging dikit at maaksyon ang laban sa pagitan ni na Magnifico at Hermosillo. Mas marami ang mga binibitawang suntok ni Hermosillo. Ngunit mas accurate at mas malalakas naman ang patama ni Magsayo. Quality versus quantity ang naging istorya ng laban. Pero sa huli ay mas pinabora ng 2-3 hurado si Magnifico na nanalo via split decision. Isang magnificent boxing performance na naman ang ipinamalas ni Magsayo laban kay Pablo Cruz noong April 10, 2021. Sa labang ito ay bakas ang unti-unting pag-evolve ng estilo ni Magsayo. Mas mautak, mas pulido at mas kalmado na si Mark sa itaas ng ring. Walang sinasayang na suntok at hindi pinipilit ang aksyon. Malaking improvement ito kumpara sa dati dahil ngayon ay mas nare-reserba na ni Magsayo ang kanyang lakas na kinakailangan kung sakali man tumagal ang isang laban. Muling nasubok ang tibay ni Magsayo laban kay former WBC Super Bantamweight Champion Julio Ceja noong August 21, 2021. Round number 1, isang mabilis na left hook ang gumulat sa Mexicano. Sa mga sumunod na rounds ay bumawi si Ceja at pinuntirya ang katawan ni Magsayo. Sa round number 5 ay mas naging agresibo ang Mexicano at nagbitaw ng sunod-sunod na suntok sa katawan at mukha ng Pinoy. Isang left hook ang pinakawalan ni Ceja na nagpabagsak kay Magsayo. Nagpatuloy ang pag-abante ng Mexicano. Maganda ang naging bakbakan at palitan ng suntok sa pagitan ng dalawang boksingero. Tila nga walang balak sumuko ang Pinoy at nagpatuloy lang sa pakikipaglaban. Ngunit habang umuusad ang mga rounds, ay unti-unti ring bumabalik ang liksi sa mga paa ni Magnifico. Malinaw na nakuha ni Magsayo ang kanyang second wind sa laban. Nagsimulang lumusot ang mga suntok ni Magsayo sa depensa ni Ceja. Nagpakawala ng malulupit na kombinasyon si Magnifico sa round number 10 na halatang ininda ng Mexicano. Isang napakalakas na right hand ang binitawan ni Magsayo na gumimbal sa boxing world at narinig sa bawat sulok ng mundo. Agad na nakatulog si Ceja sa lakas ng tinanggap na suntok at dito'y tinanghal na panalo si Magsayo. Dahil sa tagumpay na ito, naging mandatory challenger si Magsayo para sa WBC Featherweight Belt na hawak ng kampyong si Gary Russell Jr. January 22, 2022, nang dumating ang araw ng bakbakan. Nakontrol ni Magsayo ang aksyon sa mga unang rounds. Naging epektibo ang mga uppercuts at body shots ni Magsayo habang si Russell naman ay nagbabato ng mga jabs at straight lefts. Taktikal ang naging laban sa pagitan ng dalawang boksingero. Sa kalagitnaan ng aksyon sa round number 4, halatang nasaktan ang kanang balikat ni Russell matapos magpalitan ng suntok ang dalawa. Simula nun ay hindi na maibato ni Russell ang kanyang kanang kamay. At dahil dito ay nagsimula na rin sa pag-abante si Magsayo. Nagpatuloy sa pag-a-apply ng pressure si Magsayo upang masungkit ang mga rounds laban kay Russell Jr. Sa huli ay tinanghal na panalo si Magsayo sa pamamagitan ng majority decision at dahil dito, natuldukan ang matagal ng paghahari ni Russell Jr. Ang batang dati nangangarap lang, ngayon nakamit na ang matagal nang inaasam. Lahat ng sakripisyo, dugo at pawis ay tuluyang nagbunga dahil isa ng ganap na world champion si Magnifico. Subalit hindi pa dito nagtatapos ang kwento dahil mahaba-haba pa ang tatakbuhin ng karera ni Magnifico sa boxing. Malawak pa ang silid para sa mga improvements at marami pang hamon ang darating sa pagbubukas ng mga bagong kabanata. Mga bagong pagsubok din ang kakaharapin. Nariyan pa ang ilang mga bigating pangalan sa featherweight division gaya nila Emmanuel Navarrete, Leo Santa Cruz, Kiko Martinez at marami pang iba. Bagamat tuluyan ang nagpaalam sa boxing ang isang alamat, hindi naman ito ang katapusan. Bagkus ito ang bagong panimula dahil nandyan ang bagong henerasyon ng magigiting na boksingerong Pinoy na magpapatuloy ng ating laban sa itaas ng ring.